Maraming mga kwento ang tungkol sa mga kakaibang tao dahil sa espesyal na katangian na mayroon sila sa iba't ibang dahilan. Ngunit si Amar Baharati ay tunay na sagisag ng isang tao na walang katulad pagdating sa tiyaga. Maraming tao ang talagang hindi naniniwala sa kwento ni Baharati. Ngunit ito ay talagang totoo. Ang lalaking ito sa nakalipas na 45 years ay nakataas ang braso nang hindi ito ibinababa. Ano nga ba ang dahilan? Ngayon, kung nais mong malaman ang kwentong ito, inaanyayahan kitang manood hanggang dulo. Huwag mo rin kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa mga gagawin pa nating video. Pinili ni Amar Baharati na maging isang sadhu Indian o monghe. Mga 4 na dekada na ang nakakalipas. Ang pagiging monghe ay nangangahulugan ng pamumuhay na malayo sa material na pangangailangan, pati na rin ang anumang hindi banal na gawain. Bago ang kawili-wiling kwento ng lalaking ito, ay kailangan muna nating malaman ang kanyang buhay bago maganap ang isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Noong 1970s, si Baharati ay nagtatrabaho sa isang bangko sa India na namumuhay ng katamtaman kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Isang araw, nagkaroon siya ng isang epiphany, out of nowhere, kaya pinili niyang iwan ang kanyang pamilya, trabaho at mga kaibigan upang sundin ang kanyang tungkulin sa relihiyon. Nagpasya si Baharati na ialay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kay Shiva, isang diyos mula sa Hinduismo. Noong una, nararamdaman pa rin niya ang tukso na gawin ang mga bagay na hindi pinahihintulutan bilang monghe. Kaya naman, kailangan niyang gumawa ng mas marahas na bagay para tunay na mapatatag ang kanyang mga paniniwala sa relihiyon. Noong 1973, ay pinili niyang itaas ang kanyang braso at hawakan ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay upang ipakita ang kanyang pananampalataya at pagpapahalaga kay Shiva. Sa una, ang sakit sa kanyang kamay ay kakilakilabot. Ngunit ang sakit ay hindi nagpasuko sa kanyang dedikasyon. Ngunit pagkaraan ng unang 2 taon, nagsimula siyang mawala ng anumang uri ng pakiramdam sa kanyang kamay at kasabay nito ay nagsimulang mawala ang sakit. Kung inyong iisipin sa pagsisikap na ginawa ni Baharati sa nakalipas na 45 years, subukan niyong itaas ang inyong kamay sa loob ng ilang minuto. Hindi ba't mararamdaman mo ang sakit pagkatapos ng 2 o 3 minuto? Sa isang pambihirang panayam na kinuha ng mga media outlet ng India, sinabi ni Baharati, "Bakit tayo nag-aaway? Bakit ang daming puot at awayan sa pagitan natin? Nais kong mamuhay ng payapa ang lahat ng Indian. Gusto kong mamuhay ng payapa ang buong mundo." Hindi nagtagal, naging sikat si Amar Baharati sa buong mundo at libo-libo ang naging inspirasyon siya. Kapag tinanong kung bakit niya itinaas ang kanyang braso, palagi siyang tumutugon na ang kilos na ito ay para makipaglaban sa mga digmaan at suportahan ang kapayapaan sa mundo. Gayon din bilang isang paraan upang ipakita ang kanyang pagalang kay Shiva. Ang inspirasyon dulot ng kilos na ito ay nag-udyok sa libo-libong tao sa buong mundo na lumaban sa kanilang sariling paraan para sa kapayapaan sa mundo. Ito ay nagbigay ng inspirasyon sa ibang mga Indian na maging Hindu monghe at hawakan ang kanilang mga kamay ng mataas sa mahabang panahon. Ngunit walang sino man ang nakatalo sa record ni Baharati. Nakataas pa rin ang kamay ng lalaking ito hanggang ngayon at wala siyang balak na ibaba iyon. Kahit na ibaba niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga kalamnan ay maluba na nanghihina at malamang na ang pagbaba ng kanyang braso ay magdudulot ng permanenteng pinsala sa kanyang braso. Kaya mas mabuting panatilihing nakataas ito sa buong buhay niya, hindi lamang dahil sa mga kadahilanang pangkalusugan, ngunit para din sa espiritual na mga kadahilanan. Talaga nga namang kakaiba ang dedikasyon ni Baharati. Ito ang patunay na kung may dahilan, talagang mayroong paraan. Anong masasabi mo sa ginawa ni Amar Baharati? Matatawa ka ba o mai-inspire sa kwento niya? Comment down below at muli po ay maraming salamat sa panonood. Ingat and God bless!